Palit na naman ulit ng import ang Magnolia Hotshots. Pang-apat na beses na, mga idol, sipag ng bagong import ng San Miguel Beermen. Kit Jimenez tinanggal ng SMB. So bago yan, nakaisa na ang Barangay Ginebra sa quarterfinals kontra sa kanilang rival team na Meralco Bolts. To the rescue sina Japet Aguilar at RJ Abarriento sa fourth quarter nung nakalamang ang Meralco. Putback slam dunk kay Japet Aguilar at dagger 3-pointer naman mula kay RJ. Napa-thank you Lord na lang si Abarrientos, mga idol. Pero ang bumida talaga sa buong laro, etong si Justin Brownlee, scoring 29 points, samahan ng 12 rebounds at 7 assists. Nang ibabaw pa rin si JB sa kanyang katunggaling si Alin Dorham, na kumana lamang ng 17 points. Step up sa Meralco ang dalawang locals na sina Cliff Hodge na mayroong 23 points at Chris Newsom na may 20 puntos, pero hindi kinaya ang puwersa ng Barangay Ginebra. Natapos ang laban sa score na 99-92 sa bakbakan naman ng San Miguel Beermen at Converge Fiber. Nakauna ang SMB, pakitang gilas agad kanilang bagong import na si EJ Anosike, kalabaw sa ilalim, mga idol, kung saan nagkaroon agad ng 13 points sa first quarter pa lang ng laban at buong laro lumatag ng 28 points, 11 rebounds at 5 assists. Napahanga si Fardo sa kanilang bagong import. Nga niya kung si Jordan Adams daw ay pure scorer talaga, etong si Anosike ay hustle player at grabe daw ang energy sa loob. Well, maliban kay EJ Anosike, nagdumina din sa laban na yan si Junmar Fajardo na may 25 points, 16 rebounds at 3 assists. Pero namuntikan pa sila sa dulo ng humabol ang Converge Fiber. Yun nga lang, nabiti na rin sa oras. Natapos ang laban sa score na 102-95. Ang kagandahan ngayon sa bagong rules ng PBA, ang dating twice to beat at twice to win na quarterfinals, ngayon best of 5 na. Talagang makaka-adjust ang mga teams. Nga pala, medyo late na rin tayo sa balitang to, mga idol. Tinanggal ng SMB sa lineup etong si Kit Jimenez, nilagay sa reserve list at ipinalit si Simon Enciso. Marami ang hindi natuwa sa mga fans ni Kit, mga idol. Opinyon ng karamihan, dapat lumipat na lang daw ng ibang team si Jimenez para mabigyan ng mahabang playing time. Well, sa ngayon malabo pang mangyari yan dahil hanggang 2025 pa ang kontrata niya sa San Miguel Beermen. Mapunta naman tayo sa Magnolia Hotshots. Nagpalit na naman nga sila ng import, pang-apat na import na, mga idol, from Glenn Robinson, Shabazz Muhammad, Rayvonte Rice, at ngayon bago na naman. Matapos matalo sa game 1 ng quarterfinals kontra Rain or Shine, napagdesisyonan ng koponan ng Magnolia na maghanap ulit ng panibago na namang import. Hindi din kasi ganun kaganda ang naging dalawang laro netong si Rice, mga idol, kung saan sa kanyang dalawang laro sa team nag-average lamang ito ng 10.5 points per game. Ang napili nilang kapalit, etong si Jabari Bird, 30 years old, listed 6'6", produkto ng University of California, former NBA player na naglaro sa Boston Celtics from 2017 to 2019. Ka-teammate to nila Jason Tatum at Jaylen Brown. Naglaro sa Mexico at ang huli ay sa Indonesia. Based sa kanyang mga highlights sa YouTube, super athletic ang import na ito, mga idol, at may bitaw sa labas. Nagde-debut na ito ngayon sa Magnolia sa game 2 ng quarterfinals kontra Rain or Shine. At good sign para sa Hotshots kung saan first up pa lang ng laban nagpakitang gilas na agad etong si Jabari Bird. Nagpakita ng kanyang all-around performance, lumilipad, mga idol. Nag-ala Draymond Green nga lang ng masipa si Leonard Santillan. Siya na kaya ang magiging sagot sa problema ng Magnolia Hotshots. Tambak malala sa second quarter ang Rain or Shine, mga idol, 66-28.